May gagawing investigasyon na rin mga kababayan yung Kongreso. Kung sa Senado po, mga kababayan, si Senator Dapache. Si Senator Bato, may ginagawang investigasyon sa alleged sa PDEA leaks in aid of destabilization. Ngayon, mga kababayan, yung Congress magsasagawa ng investigasyon, hindi po tungkol sa PDEA leaks, kundi nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Tungkol sa EGK-EGK, droga pa rin. Yung EGK-EGK ng previous administration, so may katapat na niya, Mr. Maravillas. Tinapatan po ng Congress. Yung investigasyon ng Senado in aid of destabilization. Ito ang investigasyon, Mr. Maravillas, ng Congress. Ano man siya, tingin ko po, in aid of ICC investigation and prosecution. Amanos na. Iyan kasi, mga kababayan. Ito yung balita na gano'n, ng Manila Bulletin. Will they summon Duterte? House to probe drug war killings for the first time. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Si Congressman Benny Abante po ng 6th District ng Manila. Ang siyang mangunguna. O yan po, mga kababayan. Tapos, ano, Mr. Maravillas? In aid of investigation, ICC investigation pala, and ICC prosecution, Mr. Maravillas. Yan man lang po yung aking tingin sa aking pananaw, mga kababayan. Kasi, ichiki-ichiki ang iimbestigan po ng Congress. Yan kasi anya, Mr. Maravillas. Ayaw tumigil ni Maudigs. Siya nagsimula nito. Nagsimula ng gulo. Sabi nga dito sa amin, day nga ni magparairo, nga ni day maramog ki odo. Ano niya yun, Mr. Maravilla, sa Tagalog? Yun ang kasabihan ng mga matatanda sa amin dito. Huwagan niya kasing magaslaw, referring to a kid. Eh, yung bata po, na huwag masyado magaslawan niya, lalo pag tumatay. Para hindi po kumalat sa katawan. Maramog ki udo. Ang udo sa amin, yung tay. Yun ang nangyari ngayon, mga kababayan, kay Maudigs. Ayaw mamahinga. Gusto niyang magpagod ng magpagod. Mula sa pagiging pangulo po, ngayon naging salot. Salot ng lipunan na po, mga kababayan, si Maudigs. O di, ito ngayon ang kakarapin mo. O yung Congress, sisimulan yung investigation. Sabi, it will start on May 22. Ano niya yan, Mr. Maravillas? May kumpas ba dyan yung ating pangulong? BBM. Hindi natin alam po. Pero yun ang iisipin ng mga taga Fenta Kingdom, siyempre. Lalo pa, mga kababayan, nagpalabas ng matigas na statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung sabi ng ating Pangulo. Marcos vows to fend off destabilization plots. Yan sabi ng ating Pangulo. We will not allow destabilization. Iyong investigasyon po ng Senado in aid of destabilization. O ngayon, tinapatan, mga kababayan, ng Congress. Yung Congress, iimbestigahan yung EGK-EGK ni Maudigs. At sa tingin natin, ito in aid of ICC investigation. And prosecution po. O di amanos nga. You see, sigurado niya, Mr. Maravillas.
mag-run amok na nito si ano, si Maudig. Mag-run amok na siya. Siya yung nagsimula nito, mga kababayan. Ayaw niyang manahimik. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung mga bago naming clients, oh. Dinadagsa po palagi. Ang ganda-ganda po. Very colorful ang aming gym, mga kababayan, oh. Tingnan ninyo. So, di ba? Pati mga foreigners po, galing siyang ano, United Kingdom, mga British po sila. Nakita sa Facebook, YouTube namin, na set up na rin po yung mga bagong gym equipment namin. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application nito. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin, mga kababayan, yung ating kwento kasi exciting ito. So, yan po yung balita ngayon sa Manila Bulletin. House to probe drug war killings for the first time. So, magiging busy, mga kababayan, tayo sa pagko-cover nitong hearing ng Congress. Sigurado niya, Mr. Maravillas, maraming pasabog. Malamang, mga kababayan, sumobra kasi po. May panahon talaga po ng paniningil. In everything, there is a season in time. So sabi dyan po sa balita, the House of Representatives through the Committee on Human Rights is set to launch next week an inquiry on the alleged extrajudicial killings or EJK during the previous administration's war on illegal drugs. The panel chaired by Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. is not inclined to summon former President Rodrigo Duterte. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, hindi ipapatawag si Digong? So ano yung purpose niya? Mamaya ipapaliwanag po niya ni Congressman Benny Abante. Si Congressman Benny Abante po, very fair siya. And he is a righteous man. Pastor po siya ng Metropolitan Ecclesia Baptist Church diyan po sa Manila. He is a man of God, mga kababayan. And very fair. Makikita po ninyo sa mga deliberations. Very active siya.
Noong ma-invite kami ni Missy sa Congress, may picture kami nito ni Congressman Benny Abante. Mabait siya, mga babayan. So hindi man po pala ipapatawag ni Congressman Abante yung dating Pangulo. Pati nga po si Bato, sabi niya, for parliamentary courtesy niya. So sabi po ni Congressman Abante, we shall begin in earnest on Wednesday, May 22. Yun po yung first hearing namin. Abante says this is the first time that the committee will look into allegations of EJK in the administration of former President Rodrigo Duterte. Duterte is arguably the most influential critic of his successor, incumbent President Marcos. But Abante was quick to point out that the House investigation won't be a witch hunt. Madaling sabi, it is not designed, mga kababayan, para habulin yung isang tao para lang i-persecute. Walang ganon, mga kababayan, na intensyon. Kasi sigurado yun ang ano, yun ang sasabihin ng mga taga Penta Kingdom. It is anya persecution. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba ang sabi mo? In aid of ICC prosecution, ICC investigation and prosecution. Iba naman po yung investigation and prosecution kaysa persecution. Di ba? Pag witch hunting kasi, mga kababayan, ang intention is to persecute kahit walang base. Di ba? Inahunting lang yung tao para idikdik. Walang ganong intensyon, mga kababayan, ang Congress. Yan ang paliwanag po ni Congressman Abante. Kasi sigurado, yun ang iisipin po ng mga Duterte. Kasi just like China, sila yung bully, pero sila yung pabiktim. Ano ba? Yung China po, yung ani strategy, sila yung mali, sila yung nanggugulo, tapos nang tumindig tayo sa kanilang pambubuli, panggugulo, with our friends, the like-minded nations, ina-accuse na tayo na tayo mga kababayan ang nanggugulo at gusto natin ng gira. Yun, mga kababayan, ang linya ng mga propaganda ng China. Ganon din dito kay Mao Diggs. Yun ang sasabihin nila. Pinipersecute sila. So sabi ni Abante, Duterte himself and Ronald Bato Anya de la Rosa, the latter's Philippine National Police Chief, when the drug war was initiated, need not be summoned to attend the inquiry on account of parliamentary courtesy. So ano Anya, Mr. Maravillas, ano yung purpose niya? Kasi sila Mao Diggs at si Senator Panchet, sila yung major actors dito, the principal suspects, and in fact sila yung principal accused sa ICC. Yan po ang paliwanag ni Congressman Abante, out of courtesy, parliamentary courtesy. At yung dating Pangulo, nirerespeto bilang dating Pangulo. Ganun po si Congressman Abante. Kung yung mga Duterte walang respeto sa sitting president, tinatawag na bangag, adik, at gustong ikudita. Pero tingnan ninyo, mga kababayan, itong Kongreso, may pagrespeto sa dating Pangulong Digong, hindi gumagaya sa ugali nila. May pagrespeto sa Senado, may tinatawag na parliamentary courtesy niya. Kaya hindi kailangan na sila mag-attend at hindi din sila ipapatawag. Pero tuloy ang investigasyon. Hindi na po iimbitahan. They won't be invited anymore. I don't even think that if we invite them, that they will be able to attend. We would like to maintain that courtesy with the sitting senator and also with the former president, D. Manila Solon said of the two. So may punto naman po, kasi may pattern na eh. Si Pacquiao, yung spiritual advisor nila, inimbita ng Congress, inimbitahan ng Senado, hindi man po mag-attend. Hanggang ngayon, mga kababayan,
nagtatago na. Kasi may warrant of arrest na po. Hindi lang yung Senado at Congress. Pati na po yung korte. Into hiding na po si Pacquiao. So, malamang, yun ang naisip ni Congressman Abante. Pag nanatin na niya imbitahin, hindi man yan mag-attend. So, ituloy lang yung investigasyon. Kung siguro mag-volunteer sila, sila na magsabi, ako niya, imbitahin ninyo. O di okay. Pero yung Congress, mag-iimbita pa? May pattern na po. Mailig sila na maghamon. Pagkatapos, pag pinatulan po, wala. Like kay Pacquiao po, i-kaso niya ninyo, i-file niya ninyo sa korte. Final, mga kababayan. Ayun, biglang nawala. Kaya po, yung case ni Maudigs at magkakasama niya na naka-file sa International Criminal Court, ang sabi po ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, yung issuance daw ng warrant of arrest, secret, at malamang bigla na lang po na dakmain si ano. Dakmain, mga kababayan, si Maudigs. Yan ang sabi dito sa unang report natin kagabi. I-replay ko, mga kababayan, yung portion ng ating video. O, sabi, mga kababayan, ni Attorney Cristina Conte. Sino ay niyan, Mr. Maravillas? Yung Assistant Counsel po ng International Criminal Court, ICC, si Maudigs daw is likely to be summoned or even, ordered arrested ng ICC. At based sa mga information, mga kababayan, na nare-receive po ni Attorney Cristina Conte, malapit na daw. Malapit na. Ikaw naman na niya, Mr. Maravillas. Yan ang sabi po ni Attorney Conte na interview po ni Karen Davila sa ANC. Yan ang sabi niya kahapon po. Malamangan niya, Mr. Maravillas, maghurahinta na naman. Mag-amok na si Maudix niya. Kaya nga po, decidido talaga to destabilize. At ilukluk po si Inday. Pag si Inday po yung naging pangulo, barkada ng China, hindi niya hindi magkakaporma rito sa Pilipinas yung International Criminal Court. Kasi siyempre, kontrolado nila yung gobyerno. Yan nga pa, mga kababayan, ang nasa likod nitong mga ugong-ugong na destabilization. And yun din ang rason kung bakit si Senator Butas. Kahit walang kakwenta-kwenta po yung issue ng PDIA leaks, nagsagawa siya ng investigation. Moto proprio. Ayan pa. Sabi ni Attorney Conti, Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, National Union of People's Lawyers, NUPL. Sabi niya, Attorney Conti believes Duterte likely to be summoned, even ordered arrested by ICC. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Ayan po yung report ng ANC kahapon. Mga kababayan, so balikan natin yung kwento rito. Sabi ni Congressman Abante, pero anya, iimbitahan po namin yung talagang nandun, for example, like former PNP Chief General Oscar Abayalde. Very much involved yan. And perhaps we will also be able to invite the former DOJ Secretary, si Medardo Guevara, para magbigay ng linaw anya sa lahat ng bagay na to. May 22 is the final session date of the second regular session of the 19th Congress. The next session will be in July at the start of the third regular session. Ngayon, nang tanungin, mga kababayan, si Congressman Abante ng mainstream media, bakit niya ngayon lang kayo nagsasagawa ng investigasyon yan? Sabi po ni Congressman Abante, they are just we are just acting on the resolution na final niya ng aking mga kasama in the current Congress. So may resolution pala
Hindi tulad ng motu proprio investigation ni Bato. Wala man yung resolusyon, nasulsulan lang yata. Sino niya, Mr. Marabillas, ang nagsulsul? Alam na ninyo kung sino yun. Yung amo niya, plus si, ano, si Marites Lika. Yun ang propagandista, mga kababayan noon. Pero niya, Mr. Marabillas, itong pinasok na problema ni Marites Lika, malamang may kakaantungan siya. Sa totoo lang po, peligroso, baka isakripisyo siya. At pag ganyang uri ng mga tao po, delikado, kasi siyempre, cannot be trusted. May ugaling magbaliktad, mga kababayan, bigla, pag hindi na pagbigyan. So siyempre, yung nadidikitan niyang ano, presenting mga personalities, mag-iingat, baka niya sa susunod, bumaliktad uli. Kung saan naman, alam ninyo, ang mga utak sindikato, peligroso, tapos ituro sa ating Pangulong Bongbong. May mga ganon na sistema, mga kababayan. Kaya delikado. So may resolusyon pala po. Ayan o, Abante said, they are just acting on a resolution filed by his colleagues in the current Congress. He vowed to conduct the hearing in a fair manner. We would like to emphasize that the House will approach this inquiry with impartiality, anya, objectivity, sensitivity, and empathy. That such a profound responsibility demands. Now it is our responsibility, anya, to the victims of alleged extrajudicial killings and their families to seek the truth. Ang purpose po, mga kababayan, sa base sa pahayag ni Congressman Abante, kailangan niya kasi malaman natin yung katotohanan. Kasi ang dami ng kwento. At sinusupress po yung investigation noon pang panahon. Kasi nga po, umalis tayo as member ng ICC. So ano niya, Mr. Marabillas, ang possibility na with this investigation, mabubolster yung kaso sa ICC. Yan po ang natural, ano, natural consequence nito. Kaya nga po, ang sabi natin, basa ko lang po, this is an investigation of Congress in aid of ICC ano, investigation and prosecution. May ibang pamamaraan, mga kababayan. Yan posisyon ng ating Pangulo eh. Wagan niya, hindi. Kasi it is a question of sovereignty. O ngayon, yung Congress na yung nag-imbestiga, o di walang question of sovereignty na ngayon, Kongreso mismo, o yung investigasyon ng Congress, pwede na lang na i-submit sa ICC. Yung Congress naman po, hindi man yan nasaklaw ng ating Pangulo kasi may separation of powers. O di ba? Pero ano, Mr. Marabilla, si Martin, pinsang buo ng Pangulo. E ano naman kung pinsang buo? Ano ba? Pakinggan natin, mga kababayan, yung papreskon published by ito sa Congress ito mismo. Congress TV ito po. But this was published by Manila Bulletin. Yan o, sabi dyan, will they summon Duterte? House to probe drug war killings for the first time. The House of the Representatives through the Committee on Human Rights is set to launch next week an inquiry on the alleged extrajudicial killings, EG case, during the previous administration's war on illegal drugs. Ayan. So, pakinggan natin, mga kababayan, yung pahayag ni Congressman Benny Abante ng 6th District ng Manila. Steps of these proceedings. There were several briefings from individuals and organizations who shared data and information regarding the alleged EJ case that occurred during the previous administration's war on drugs. Aside from data and statistics, we also provided with backgrounders on the possible legal issues surrounding the implementation of the war on drugs. The volume of information is considerable. And in the weeks to come,
We expect more details from the resource persons who will be invited to the inquiry. We shall begin in earnest on Wednesday, May 22. Yun po yung first hearing namin. And what is the goal of this inquiry? Before wrapping up, allow me to reiterate the goal of this inquiry. Our purpose here is to seek the truth and not to pass judgment. That's not our goal. Alleged drug users and dealers po sila, di po sila na-convict because these alleged EJK victims were silenced, they were denied their rights. Now, it is our responsibility to the victims of alleged extrajudicial killings and their families to seek the truth. So yan po mga kababayan, malinaw, this is to seek the truth. Alam na niya, Mr. Maravillas, ang pupunta nito. Bahala sila, mga kababayan. Sabi ko nga po, day nga ni magparairo, nganing day maramog, ang day maramog ni Nodo, magaslaw kasi po. Sige po ang panggulo. Alangan man po hindi gagalaw yung ating mga authorities. Di ano niya, Mr. Maravillas, kanina sinabi po ninyo, sinabi ninyo na may matigas na statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga gustong mag-destabilize ng ating gobyerno. Ano ba niya yan, Mr. Maravillas, kodiktado? Malamang. Di ba? Ginagalit kasi ninyo yung Tigre ng Norte. Yang bait-bait ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Inaaboso ninyo ng todo. O gayon, biglang tumigas. Nananahimik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang trabaho po. Nandun na naman po nga sa ano? Sa Jensan? Yan po. Key infra projects to turn Northern Mindanao into Philippines' major economic hub. Nandun po yung ating Pangulong Bongbong Marcos para mag-distribute ng mga tulong at mag-implement ng mga projects. So, yan o. Presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families. Yan o. Kasama yung ating speaker palagi. At yung mga cabinet secretaries po. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulo. Ginugulo ninyo. Ang daming tao po. Ito yung sabi niyo. PBBM will not allow destabilization. President Ferdinand R. Marcos on Thursday vowed to fend off destabilization plots, stressing the government's focus is developing the countryside and to fight insurgency. We will also not allow agents within the country to destabilize our government and create division within our nation. Sabi po ng ating Pangulo, in his talk to the troops sa Camp Edilberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. So I urge anya, all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to your country and let that love of country remain as your compass in your duty to our country and to our people, sabi ng ating Pangulo. So nagets na ninyo, mga kababayan, bakit sabay-sabay ito? May investigasyon yung Congress sa EJK-EJK. Tapos may warning yung ating Pangulo, mga kababayan, laban doon sa mga destabilizer. Di ba malinaw pa sa sikat ng araw po ang mensahe? Masyado kasi ninyong binamaliit ang kakayahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating ng araw, baka pulutin kayo sa ICC. Di ba? The President called on the Army troops to keep the momentum of their operations until the areas are completely cleared of terrorist influence. He also underscored the changing times and the new threats in the nation's security. I call on you to develop the skills in acquired knowledge to combat new forms of warfare, Anya, including those that extend up the digital realm. We must be prepared to fight false narratives, disinformation, and digital operations that seek to sow conflict against us and among us. Sabi ng ating Pangulo, so kasama doon yung mga black propaganda,
ng mga pro-China ang lalabanan, mga kababayan, ng present administration. Kasi very much away po yung ating Pangulo na may kinalaman dito mismo yung Beijing. Pati sa destabilization po, gusto nila na leader po yung pwede nilang kamutihin para madali lang nila masakop itong West Philippine Sea at malamang pati ang entire country po iniintenso na nila. Mawawalan tayo ng bansa, mga kababayan, pag mga pro-China ang inihalal po natin. In worse, kung Chinese mismo. Tulad po ni Alice Go, yung mayor ng Bamban, Tarlac. The president warned, the country's enemies may be hiding in the shadows anya or infiltrating the very communities and institutions that the government seeks to protect. He said the government will be ready to fight back and implement countermeasures to thwart any nefarious schemes and attempts. So malinaw na po, sabi ng ating Pangulo, ang ating pamalanan niya will implement, ready to fight back niya and implement countermeasures to thwart any nefarious attempts, nefarious schemes and attempts. Adi, luminaw na po. So iting investigasyon po ng Congress kay Mao Diggs, sa although hindi siya ipapatawag pati si Bato, kundi yung AGK during his administration. Malinaw po na kasama siya doon sa countermeasures. Adi ba? Reading ko man lang po ito, mga kababayan, na ito na yung countermeasures. Kasi alangan man pong matutulog lang ang ating gobyerno, walang gagawin abang desidido po yung mga bagong salot ng ating lipunan na to make over po sa pamamagitan po ng pag-destabilize ng ating gobyerno at gustong iupo yung vice presidente. Hindi magapaghintay po. Hindi nga maayos yung Department of Education. Kaya nga po, nagtatrabaho na para maayos yung mismong ating Pangulong Bongbong. Pero tingnan ninyo, hindi siya distracted yung ating Pangulo. Tuloy ang kanyang trabaho, pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. So sabi dyan, with regard to local development, the government has so far invested 5.3 billion pesos in 758 projects across 356 barangays, the president said, inciting their importance in the fight against communist insurgency. These projects include infrastructure, roads, water systems, schools, and health centers, in which over 78% are now considered completed. Hindi po pinapabayaan yung mga countrysides natin, lalo sa Mindanao. Nandun sila sa Mindanao ngayon. The government's ICLIP program for former rebels in Northern Mindanao in Caraga region has been successful. President Marcos said, noting that since last year, 80% of the enrolled participants have received benefits like livelihood training, financial assistance, and more importantly, educational opportunities anya. Because of your efforts, these who were considered our adversaries before are now helping to build their communities instead of destroying those communities. The president told the troops, it will ensure peace in formerly conflict-affected areas and prevent communities from falling back into the trap of armed conflict. So gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung mga dating rebel-infested areas, makasama sa pagbangon. Ma-develop siya para wala nang rason, mga kababayan, para mag-away-away pa dahil sa kahirapan. Di ba yun ang rason ng rebellion? Yan po yung ating Pangulo, tuloy-tuloy sa pag-asikaso. Di ba? Pagkatapos, pinipirwiso lang ng mga taga-Finta Kingdom dahil sa kanilang mga vested interest po. Diyan po, servisyo fair po siya. Ang daming tao. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan doon.
distribution po ng mga tulong sa mga magsasaka, fisherfolk, and families na mga mahihirap. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, no one will be left behind in Bagong Pilipinas. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong. Di ba? Yan ang Pangulong totoong minamahal ng ating mga kababayan. Di ba? Full force po yung mga congressmen ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City po to, mga kababayan. Na-invite ako dyan. Na-invite po tayo na pumunta doon. Kaya lang to cover. Kaya lang mga kababayan, yung mga kasama na lang nating ibang mga vloggers yung pumunta. Kasi ako po, may mga inaasikaso tayo. Busy tayo masyado pa ngayon. Siguro mga next event, pwede tayong pumunta. Gusto ko sana kasi hindi pa ako nakarating dyan. Nung kumapasok ako, hindi ganito karami ang congressman doon sa plenary hall. Ang daming congressman daw. Andito rin po, kasama po natin at sinama ko upang makita at malaman ang tunay na sitwasyon dito sa inyong lugar, dito sa area ng Northern Mindanao, dahil po ay ang approach po natin na ginagawa ay ang tinatawag na whole of nation approach. Lahat po ng departamento, ng ahensya, ng gobyerno ay tinutugunan ang bawat problema. Kaya nandito po ang ating Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel of the Department of Agriculture, mula sa DA, mula sa programa ng Dolay, ng Tupad, magbabahagi rin ng bigas. Bukod pa dyan, magbabahagi rin ng bigas ang opisina ng ating House Speaker. Ayun. So, kita ninyo mga kababayan, tulong-tulong talaga yung Congress at yung ating Executive Department. Kasama ang DSWD, ang Department of Trade and Industry, ang TESDA, ang DOLE, ang Department of Health, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga ahensya ito ay mamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa kanilang mga programa. Ating ipabahagi sa inyo ng mga hakbang na ginagawa ng inyong pamahalaan upang mapabilis ang ating pag-unlad dito sa inyong rehiyon. Alam ko pong doble kayo ngayon ang mga magsasaka at mangingisda dito sa inyong lugar sa kabila ng epekto ng dulot ng El Nino. Sa abot ng aming makakaya, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na ang kinakailangan suporta at tulong ay agad na may paparating sa bawat apektadong pamilya, magsasaka at mangingisda. Makakaasa naman ang lahat na hindi lamang sa panahon ng hirap ay nariyan ang inyong gobyerno. Dahil tuloy-tuloy ang mga programang infrastruktura sa inyong lungsod at rehiyon, gaya ng pagpagawa ng mga paliparan, kalsada at iba pang mga proyekto. Upang mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Cagayan de Oro at sa Northern Mindanao, isinasagawa po natin ang ilang improvement at saka development project. Isa na rito ang pagpapalawig ng Lagindingan Airport na may halagang halos 13 bilyong piso. Grabe po. Kaya tinuturo ko po si Congressman Bambi dahil ilang taon mo na sinasabi sa atin yan na naging totoo pa rin. Naging totoo rin. O, di ba? Tuwang-tuwa siya. Ang patuloy ng paggawa ng pagsasaayos ng mga daan, kabilang na ang CDO Coastal Road at CDO Diversion Road. Upang lakpakan po sila, daming tao. Gayon din ang mga pangunahing produkto na sa ating mga merkado. Ginagawa din pa upang matapos agad ang Cagayan de Oro Port Expansion na may kabuuang halagang 700 milyong piso upang makatulong sa pagpapaluwag ng port traffic para maging mas mura at mas mabilis at mas madali ang hindi lamang
ang mga pasahero na bumabiyahe kung hindi pati na ang mga produktong nanggagaling sa CDO, ang mga produktong nagagaling sa Northern Mindanao ay mapapabilis at magiging mas maganda ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Bukod po sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura ay marami po tayong natutunan noong COVID. Marami po tayong nakita na naranasan noong pandemya. Kaya kalsada at infrastruktura, kundi ipapatayo rin natin ang trauma and multi-specialty centers na sa Northern Mindanao Medical. Ito po diba? Ay upang patuloy full na government approach po ang serbisyo sa larangan ng pangkalusugan. Galing. Makikita natin ang mga konkretong hakbang sa kung paano natin pagbubutihin atasyon, kalusugan, yes, at infrastruktura sa rehiyon. Sa ilalim naman ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, nagbigay po tayo ng mahigit 500 milyong piso simula Enero nitong taon upang matulungan ang 100,000. Walang ganyan sa previous administration po. Lahat lang EGK-EGK, tukang-tukang. Tulong sa ating mga senior citizen. Kaya imbestigada po ng Congress. Sa pagkain at sa gamot. Simula noong Enero, mahigit 900 milyong piso ang ating naipamigay sa ating mga indigent na senior citizens dito sa region ninyo. Para naman sa ating disadvantage and distress. Walang servisyo fair yung previous administration. Mayroon po, perwisyo. Panghanap buhay sa ating disadvantage and distress. At hanggang ngayon, may perwisyo pa rin. Simula noong 2023, nakaraang taon, nakapagbigay na po tayo ng higit 1 bilyong piso sa libo-libong beneficiaryo dito sa Northern Mindanao. Yeah, di ba? Hindi lang po ito ang ating hinaharap din natin ang problema sa tubig na pinapalala ng mainit na panahon na dala ng El Nino. Suportado po natin ang mga proyektong pang-irigasyon at flood control na hindi lamang tutugon sa issue ng kakulangan ng tubig, kundi pati na rin sa perwisyo ng pagbaha na nararanasan dito sa CDO. Masaya akong ipaalam na ang Flood Risk Improvement and Management Project para sa Cagayan de Oro River ay atin pasisiyana. Katuwang ang iba pang irrigation at water project, inaasahan magiging malaki ang ginhawa dala nito sa CDO. Hindi rin lingid sa akin, kalaman, ang sulit running kinakaharap ng lungsod sa supply ng tubig. At ito'y balitang-balita. Kaya noong ito'y naalaman ko, ay nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo. Ayos! Habang humahanap tayo, matagalan na solusyon dito sa problemang ito. Di ba? Si Mr. Pangilinan, sa ating pakiusap, at handa po siya makipagpulong sa inyong alkalde, udukan na. Solution oriented po siya. Mabig ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Akin ding inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng tubig dito sa inyong lugar. Hindi lang sa supply ng tubig, pati na ang pagtukoy na water rate at pagtupad sa mga obligasyon nito sa mga consumer at sa ating mga supplier. Ayan. Hindi natin hahayaan mapagkaitan na pagkitaan ang mga taga-Cagayan de Oro na kanilang karapatang magkaroon na sapat, malinis, ligtas na supply ng tubig. Sa ating pagkakaisa at sama-samang pagkikilos, tiwala ako na magtatagumpay tayo sa mga hamong ating hinaharap at pagpatuloy ang pagpangat natin at pag-unlad sa Northern Mindanao. Sa inyong suporta, sa inyong tulong at sa ating pagkakaisa,
gayon din sa pamamagitan ng ating agarang pagtugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan, magiging tagumpay ang ating laban, hindi lamang sa tagtuyot pa sa tubig, kundi pati na rin ang pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta na ibinigay ninyo sa amin nung nakarang halalan. Ito po ay susuklian namin ng lahat ng kaya namin gawin upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sama-sama nating salubungin ang isang Pinas. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming ras na ito. Di ba, mga kababayan? Yan ang napakasipag nating Pangulong BBM. BBM. Sige lang po ang serbisyo. Iniikot ang buong Pilipinas at yung Mindanao, mga kababayan, hindi niya pinapabayaan. Kaya magkita ninyo, yung mga congressmen ng Mindanao, all out sila sa pagsuporta. Ang natitira lang po na sumusuporta kay Maudig, si Pantaleon. You see? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.